magpahayag sa iyong salita sa hapong ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy naming masalamin ang aming mga sarili sa katotohanan po, Panginoon, na dapat kaming matutong magpasalamat sa iyo. Dapat naming maunawaan at ma-appreciate ang magagandang bagay na ginagawa mo, maliit o malaki ito, Panginoon. Salamat po at tunay, Panginoon, sa oras na ito, alam kong babaguhin mo ang aming pananaw sa buhay at aming karakter sapagkat kami iyong mga anak. Sa pangalan po ni Jesus, upang aming dalangin. Amen. Now, tuloy po natin ang, ano, no, ang istoryang ito. Ang istoryang ito ay tungkol doon sa 10 ketongin, and in their plight, God saw them, no? Jesus saw them in their plight, na talaga naman pong kalunos-lunos sa kanilang mga itsura. I mean, kung sasabihin po natin kung bakit kalunos-lunos, sila po ay may sakit na ketong. Now, to give you an explanation, pagka sinabi pong ketong, ito po ay higit pa sa cancer, dahil ang cancer ay kahit papaano, minsan nagagamot. Minsan nakukuha sa ano, no, sa mga anong tawag doon? Yung chemotherapy. Okay? At least may therapy, at least mayroong gamot para mapahaba o mapatagal ang buhay ng isang may sakit na cancer. Or sometimes, sabi ko nga, if you're lucky enough na nakuha mo yan na hindi pa ganun ka malignant, pwede ka pang gumaling. But not with ketong. Sapagkat ang ketong, kapag nag-umpisa lang yan sa maliit na parang, sabi nga nila, parang nunal. Okay? Pero kahit nunal na yan, hindi mo na pwedeng pagalingin. Maghihintay ka na lamang ng ilang panahon na unti-unti. Nakakita na sino po nakakita rito ng may ketong? Okay? Wala pa po kayo nakita. Ayan, si, dahil nurse to. Ako nakakita na rin ako ng may ketong. Okay? At kung tawag dito, kung titingnan po ninyo ang may ketong, I mean, 10 di pa lang, malayo ka pa dun sa kanya, alam mo na yung may naaagnas na laman na mabaho, na bubulok. Okay? At ako po, hindi ko alam na may ketong yon. Okay, sabi ko, kung medyo, alam po ninyo, may mga taong masyadong mahina ang ano sa amoy, no? Bumabaliktad ka agad ng sigmura, hindi ka pwede ron. Talagang masusuka ka. Okay? Dahil yun po yung amoy ng nabubulok na laman. Hindi naman kasi pwedeng linisin yon. Okay? Dahil talagang yung paligid lang ang pwede mong linisin, pero yung mismong affected area, ay talaga namang, nakita po, kaya ginaganon ko rito kasi yung kanyang mukha po dito, labas na yung mga bungo. Pero buhay siya. Tunaw po, naitim na, mabaho po. Okay? Kaya nakatakip lang siya ng bandage dito. Okay? Kaya buti na lang po, ako po ay sanay sa Smoky Mountain. Kaya po yung amoy na yon ay nakayanan ng aking powers. Alright? Now, talaga pong kalunos-lunos pong itsura ng isang taong may ketong. At ang sa panahon ng ating Panginoong Jesus, kapag ka ikaw ay may ketong, you are already considered as an outcast. Hindi ka pwede makisama sa lipunan sapagkat nakakahawa ang ketong. At hindi ka rin pwedeng sumama sa iyong pamilya sapagkat kahit na mga pamilya mo ay mahal ka, okay, ikaw ay kanilang paalisin doon. Dahil hindi nila kayang makita yung itsura mong kalunos-lunos at yung amoy mo. Okay? At sila, isa yun sa mga law sa panahon nila na kinakailangan ikaw ay hindi kasama sa lipunan. So kapag ka ikaw ay may ketong, you are parang tinanggalan ka na ng buhay. Wala ka ng karapatang mabuhay. Wala ka ng karapatang makipag-usap sa iyong mga minamahal sa buhay. Wala ka ng karapatan na authority para kahit sino ka pa, kahit ikaw ay dati pang mayaman sa inyong lugar. Kapag ka ikaw ay nagkaroon ng ketong, you are considered a living dead. At sila po ay nasa labas ng kaharian, sa labas ng border. Okay? Ang kasama na nga nilang dilon, kung hindi yung mga yung talagang mahirap na mga ano lang, no, nagbabasurero, yung mga asong ano, no, mga asong dala. Okay? Yun po ang buhay nila at sila ay naghihintay na lamang ng kamatayan sa lugar na yon. Okay? Ang buhay nila ay punong-puno ng kalungkutan at pag-isa. Sapagkat wala rin sino mang tao ang gustong lumapit sa kanila. Kaya po, para dito sa 10 ito, ang humingi
ng kagalingan sa Panginoon ay parang sinasabi nilang, Panginoon, bigyan mo ako ng bagong buhay. Because kapag sila'y gumaling, it will let them go back to their old lives. Makakasama sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Okay? Makakahabilo uli sila sa lipunan. Okay? At magiging masaya na naman sila, hindi katulad ng dating sila ay talagang ano. Kaya, I mean, sa atin mga buhay ngayon, sa ating tayo, no? Gusto ko maunawaan natin dito na tayo bilang mga anak ng Diyos, naalala ninyo nung tayo ay pisinilang dito sa mundong ito na wala pa tayong relasyon sa Kanya? Alala nyo po ba, alam nyo po ba na we are considered living dead? Sapagkat, okay, tayo, kung wala, apart from God, kung wala tayong relasyon sa Kanya, papunta po ang tao sa impyerno. Okay? Spiritually speaking. But this, we're talking about in a literal sense. Mingi sila ng tulong, sabi nila, Panginoon, and obviously, in this word, sabi niyang ganon. Tingnan po natin sa naunang verse, no? Sabi po rito, sa verse 13, Jesus, Master, have pity on us. It's like saying, no, in their words, kung babasahin po natin yung words nila, obviously, itong sampu na ito ay nagkaroon ng pananampalataya na sa ating Panginoong Jesus. And they called Him Master. They called Him Adonai. They called Him, okay, their Panginoon. Okay? Malinaw pong inaano nila rito. And malinaw din pong storya na sila po ay pinagaling ng ating Panginoong Diyos. Ang kagalingan dito, mga kapatid, hindi sila pinagaling na nung sila'y lumapit sa Panginoon, hindi sila tumanggap kagad ng, sige, pinaghihipo sila, pinag-ano, at nakita nila ang kanilang mga katawan na gumaling. Hindi. Actually, ang sabi kagad ni Jesus Christ, okay, nung nakita sila, at nakita ni Jesus Christ yung pananampalataya sa puso nitong sampu na ito, ang agad na sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila, go! Sabi niya gano'n, tingnan nyo, sa verse 14, go show yourself to the priest! Kasi yung mga priest ang magde-declare sa kanila na kung magaling na nga sila o hindi. Dahil kapag ang nag-declare, itong taong ito ay magaling na, okay, tatanggapin uli sila ng masa. Okay? Kaya sila yung authority sa pag-claim kung sila nga ay this person is an outcast, considered as an outcast, or this person is healed and he or she can remain in the community. Ganun po yan. So, sabi ni Jesus Christ, you go show yourself to the priest. Ang maganda rito, okay, obviously, itong sampu na ito, meron na silang pananampalataya. Why? Sapagkat hindi kagad sila gumaling nung lumapit sila sa ating Panginoong Jesus . Listen, ang sabing ganun, and as they went, they were cleansed. Andiyan ba kayo? As they went, they were cleansed. Nung sila ay tumalikod at pumunta sila sa lugar, sa direksyon papunta dun sa priest, okay? Nag-umpisang gumaling ang kanilang mga balat. Habang tumatakbo sila, habang papalapig sila sa direksyon ng authority na yon, napapansin nila na yung kanilang mga banat ay nananariwa. Yung iba napansin nila, uy, naging flawless na uli ako. Nakita nila na yung kanilang mga laman ay nare-restore. Nakita nila at naramdaman nila na ang kanilang mga katawan ay lumalakas. Nawala na yung panghihina. As they went, they were cleansed. Meaning, as they went,